Pilipinas ang oras po, 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal! Usapang Legal! Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Araw na po, it's hump day! Araw po ng Miyerkules 20, October 9, 2024. Kumusta po kayo? Kumusta po ang nagdaang araw? So, MWF po ako at TTH si Attorney Cam tonight. Tatalakayin po natin ay may kinalaman doon sa mananang anak sa labas o yung mga tinatawag nating illegitimate children. Or parang baliktad, mana ng illegitimate child o yung tinatawag na anak sa labas. Usapang Legal! Alam nyo po kasi, meron pong isang text message. Pakilabas nyo nga TV. Kasi meron pong isang text message sa Messenger, no? Ang sabi, Attorney, paano po kaya kung halimbawa kasal ang mag-asawa? May bata na ipinarehistro na sila ang magulang. Tapos lumalabas po na ang totoong tatay ay iba dahil may sekretong korelasyon ang babae na hindi alam ng totoong asawa. Namatay po yung sinasabing totoong tatay ng bata. Pero bago po siya namatay ay ipinagtapat po niya na may anak siya sa labas at kinilala po niya ang bata. Ngayon, kung wala na siya, yung mga anak po sa totoong asawa ay ayaw bigyan ng parte ang anak sa labas. May mahahabol po ba ang anak sa labas? Usapang Legal! Ayan, so yan po ang tatalakay natin tonight. Thank you very much, TV. At syempre po, it goes without saying na yung karapatan po, no, sa mana ng anak sa labas ang ating tatalakayan tonight. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485. Kayo din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. At syempre pa sa ating DZRH Dos Compañeros Facebook page bilang comment sa ating live tonight. Usapang Legal! Mapapanood din po tayo sa DZRH News Television Facebook Live, sa ating DZRH News Facebook Live. Kaya, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga mensahe at susubukan ko pong masagot yan tonight. Usapang Legal! Tama ka dyan, Marcelo M. Napaka-interesting topic. Although, no, napakaraming beses na po nating tinalakay itong usapin, no, ng tungkol sa mga karapatan ng mga illegitimate children. Abay, napakarami po kasi mga illegitimate children sa atin, no? I'm sure na kayo ay meron kayong kilala na illegitimate child. Hindi dahil po sila ay bunga ng illicit na relationship, ibig sabihin hindi dahil sa ang kanilang mga magulang ay may mga asawa na, may kanya-kanyang asawa. Meron din po kasi, no? Kapag ka po yung mga magulang ay bagaman at gustong magpakasal, eh nagdidesisyon na sige na lang, live-in tayo, no? Pero tayo naman ay tapat sa isa't isa at tayo ay magtuturingan bilang mag-asawa at magiging magbubuo tayo ng pamilya. Eh ito po mga ganitong pagkakataon, bagaman at sila ay totoong nagmamahalan at nagsasama bilang pamilya, ang anak po, no, ng dalawang taong nagsasama, bagaman at pwede sanang magpasal ay hindi nagpapakasal, sila po ay illegitimate children. Usapang Legal! Ayan. So, hindi po lahat ito, ha? Hindi po lahat ibig sabihin illegitimate child or anak sa labas. Eh, ito po ay yung bunga ng makasalanang relationship in a sense na adulterous or adulterous relationship. Hindi po ganoon, no? May mga pagkakataon po na talagang ayaw lang, no, magpakasal ng mga magulang. At take note po, no, na hindi po kasalanan ng anak na siya ay ipinanganak sa ganoong circumstance. And therefore, hindi po natin sila dinidiscriminate dahil po kaya nga po tinatalakay natin, no, ang kanilang mga
karapatan. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Arcel Manalang, no? Nanunood sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Kayo din sa iyo, Rudy Val Palma at Chito Villahermosa. Magandang gabi din sa iyo, Rico Bagisi, Rowena Guevara, Marilu Vergara Facun. Sabi niya, gusto ko sanang humingi ng tulong para sa... Okay, wala pong kinalaman dito sa ating talakayan. Pero may mga pagkakataon po na nagtatalakay tayo. Or madalas actually, nagtatalakay po tayo ng tungkol sa mga titulo, sa mga lupa. And we have several episodes of that, no? Madalas ko pong tinatalakay ito dahil paborito ko pong usapin ang tungkol sa lupa. Magandang gugbe sa iyo, Sir Dante Havelosa Luzon, isang batikang... broadcast journalist dyan sa Cebu. Maayong gabi, ikaninyong tanan. At syempre, Ma'am Mirna Villanueva de la Cruz, Marilo Magno Andres, Tita Ami Miraflor Garcia, Jericho Ferrer, nanunood sa atin sa Phil Sports Arena habang nanunood ng Governor's Cup semifinals. Magandang gabi sa iyo, Jericho Ferrer. Thank you very much na isinisingit mo pa rin ang ating programa. Magandang gabi din po sa inyo, Rowena Romero, nanunood sa atin sa General Trias Cavite at Violeta Montecalvo Zambrano. Thank you very much. Usapang Legal! Ayan. So, paano nga ba, no? Paano nga ba natin sasagutin itong question ng texter natin or nagpadala ng mensahe via Messenger? Interesting po, ano? Kasi normally kapag sa ilalim po ng batas, ano, sa ilalim po ng family code, kapag ang isang bata, no, ay ipinanganak na yung kanyang ina ay married, no? Ang presumption po na yung batang ito ay anak ng nitong nanay sa kanyang asawa, and therefore siya po ay legitimate child. Usapang Legal! Automatic po ang presumption ng batas, or automatic po ito ang presumption of legitimacy. Ibig sabihin, kese hodang iba ang tatay niyan kapag ka, no, ang isang babae ay nanganak habang siya ay kasal pa, ang presumption, automatic presumption, anak siya ng asawa ng kanyang ina. Yan po ang nakasaad sa ating family ko. Usapang Legal! At para po, no, para po questionin kung totoong legitimate na anak siya ng tatay, no, questionin yung affiliation, ang tanging karapatan po na mag-question nito ay ang yung asawa, yung lalaki. Wala pong karapatan yung nanay, no? Ang karapatan ay ibinibigay lamang sa asawang lalaki na pinalabas or lumalabas na kanyang ama dahil kasal nga po sila. Usapang Legal! Eh, ang tanong ngayon, paano naman attorney, no? Eh, yung totoong tatay, umami na na, hindi niya anak yan, anak ko yan, di ba? Ganyan, parang mga telenovela, pero nangyayari po ito sa totoong buhay dahil bawat 10 relationship, ilan dito ang loyal, ang mister o ang misis? Sige nga. Usapang Legal! Ayan. So, ito pong question na ito ang tatalakay natin tonight. And if you have questions again, yun pong question ninyo ay susubukan ko pong tanggapin. Sagutin. Magandang gabi sa iyo, Alfrancy Salicala Salinas. Nanunood sa atin sa Hulosulu. Dulo daw ng Pilipinas ay naaabot natin. Actually, nakakarating po tayo sa Saba. No? Violeta Montecalvo Zambrano and Maricar Angeles, magandang gabi sa inyo. Usapang Legal! At syempre, meron po tayong malakas promo question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos. Para makapagmana, kailangang patunayan ang blank ng isang ilid. R.H. Usapang Legal! Babalik po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Medyo nawawala-wala po tayo sa Facebook. Dito rin po sa, pero balik na po tayo sa DZRH TV live stream sa YouTube. Pero hayaan nyo po, we're fixing it. So hopefully makabalik po tayo sa Facebook para po sa inyong mga questions. Usapang Legal!
Okay, tulad po ng binanggit ko na ano, meron pong presumption of legitimacy sa ilalim po ng ating batas sa Family Code. Ang sinasabi po, sino mang bata o sino mang child na ipinanganak na married ang kanyang nanay, no, ay yung asawa ng kanyang nanay ang automatic na tatay niya, no? Yun po, there is an automatic presumption of legitimacy. Ngayon, no, sino ba ang may karapatan o ibig sabihin maari lamang na mag-question, no, sa pagiging ama nitong batang ito na sinasabing ay maaring anak ito ng kanyang ina sa ibang lalaki, no? Ang sinasabi po ng batas, ang tangi lamang mag-impugn ng legitimacy, no, nitong batang ito ay ang tatay. And in some circumstances during sa panahon ng manahan, dahil nga po naapektuhan ang mana ng kanyang mga legitimate heirs, ibig sabihin yung mga heirs o mga compulsory heirs nitong tatay na lumalabas o pinalabas na tatay nitong batang anak pala sa iba, sila lamang po yung maaring mag-question. Usapa Legal! Ngayon, para po maka-inject ng ibang tao, ano ibig sabihin nito? Para po mailapit, no, yung ibang tao na nagsasabing hindi ako ang tatay ng batang yan, kailangan po munang ma-impugn ang legitimacy, no, para at saka lang niya mapatutunayan yung filiation na tinatawag. Ibig sabihin po, no, kung hindi kinalala ng tatay yung isang bata, no, at tapos magdadating na po sa manahan, kailangan patunayan yung filiation para makapagmana ang isang bata o isang anak sa labas kung hindi siya kinilala. Usapa Legal! Naimbag arabi sa iyo, Ma'am Grace Recta, at magandang gabi din sa iyo, Ma'am Violet. Mel Aquino dyan sa Liluan sa Sugbu, thank you very much. Roxanne Costo at maraming iba pa. Yes, bumalik na po tayo sa Facebook, no? Thank you very much. CJ Asal, magandang gabi din sa iyo at sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi din sa iyo, Odette Oxales. Usapa Legal! Ayun. So, ibig pong sabihin doon po sa question ng ating texter today, no? Na, actually, not today dahil medyo may katagalan na po ito. Late ko na lang nabasa na yung sitwasyon niya, siya ay anak ng kanyang kinilalang mga magulang, not knowing na siya pala ay anak ng nanay niya sa iba, pero dahil kasal ang nanay niya ay automatic siya ay rehistrado bilang anak ng asawa ng kanyang tatay, and then eventually yun pong totoong tatay pala ay inangkin siya. Actually, hindi po siya pwede basta-basta maaangkin ng totoong tatay niya sa ilalim po ng ating batas. Bakit kanyo? Kailangan po munang ma-question, i-impugn ang legitimacy, no, niya bilang isang anak nung lumalabas na tatay niya on record, para po makapag-angkin itong totoo niyang tatay. Usapa Legal! Diba masalimuot na usapin, hindi po basta-basta. Pero ang tanong niya kasi ngayon, kinilala naman siya, no? Kinilala siya, siguro ipinagtapat po niya na may anak siya sa labas at kinilala po niya ang bata. So ibig pong sabihin, paano kaya ito kinilala, no? Ngayon, yung mga anak, I would assume ito'y anak noong kumikilala sa kanya bilang anak sa labas, tinatanong ngayon, no? Siya ay umi-enter, may karapatan ako sa mana, narito, kinilala ako ng tatay ninyo, na tatay ko din pala. Ganun ang lumalabas po, di ba? O, kinilala ako ng tatay nyo, na tatay ko din pala, and therefore dapat makiparty ako, no? Ang sabi nga ng isa nating yung law student na nag-text dito, entitled daw siya sa one half ng share, no? Katumbas ng kalahati ng share ng isang legitimate child. Well, under normal circumstances, totoo po ito, yes. Usapa Legal! Pero iba po kasing usapin dahil may issues pa sa kanyang filiation doon sa hinihinga niya ng mana. Bakit kanyo? Kasi para mo sabihin na siya pala ang tatay ko, dapat mo nang ma-impugn, no, yung pagiging tatay nung tatay niya on record,
So anong ibig sabihin nito? At ang tanging tatay lang niya on record ang maaring mag-question nito. And therefore, no, kailangan munang dumulog pa sa korte para mangyari ito. Usapang legal! Diba, medyo masalimuot na usapin. Hindi po ganun ka basta-basta. Oh, anak sa labas siya ni Carosa kay ano. Therefore, dahil anak pala siya sa labas ni Kahose, eh dapat bigyan siya ni Kahose. Hindi po kasi ganun. Kung no, maglalabanan po sa korte. Pero kung kikilalanin ito nang walang question, no, ibig sabihin ay kusang loob na gagawin ito ng mga anak, no, ng mga legitimate na anak nitong nag-aangkin na anak niya sa labas itong isa, eh wala pong magiging problema. Magkakaproblema lang talaga kung kagaya ng ginagawa dito sa texter ng mga supposedly kapatid ng texter natin, eh nagque-question nga po. Usapang legal. Actually, meron na pong isang kaso na na-decision nandito, ano, De Jesus versus the Estate of Dizon. This is a 2001 case kung saan itong si De Jesus ay anak siya, lumalabas on record dahil kasal ang kanyang nanay doon sa kanyang tatay, no, sa kanyang kinilalang tatay. Eh ngayon, namatay na itong meron nga pong isang lalaki na nagsasabi, ako yung tatay mo. Ayan, ako yung totoong tatay mo. Tapos nagkiklaim po siya, no? Nagkiklaim po siya ng mana mula doon sa lumalabas na tatay niya or nagpakilalang tatay niya. Ang sabi ng korte, hindi ka maaaring makapag basta-basta na lamang sumulpot. Bagaman at meron kang dokumento na nagsasabi na kinikilala ka. Because kung ikaw halimbawa ay dati na o kumbaga ay ikaw ay illegitimate child, no? At hindi ka kinilala, that is the only time na pwede kang mag-assert na, oh, narito ang karapatan ko, kinilala na ako eventually. Eh, hindi eh, kasi on record, iba talaga ang tatay mo. Usapang legal! I think it was the Divina Gracia case, na kung halimbawa ikaw ay illegitimate, pagkatapos hindi ka kinilala, tapos magpuprove ka ng filiation or may patunay of filiation ka, ay pwede kang basta sumulpot at mag-file, no, ng settlement of estate with partition. Ibig sabihin, dudulog ka sa korte, magpapasaklolo ka para sabihin na, judge, ito po, ako po ay isang illegitimate child ng mister na ito, at therefore, no, may karapatan po ako na makihati sa mana. O ibig sabihin, makihati doon sa estate niya. And therefore, eto po, yan. Pero iba pong scenario kung ikaw, isang legitimate child ng isang tao, pagkatapos ay iba ang sasabihin mo. Because in essence, it will be, ang sinasabi po ng Korte Suprema, it will be impugning. No? In essence, ito ay pag-question sa pagiging tatay nung tatay na nakasulat sa record mo. Usapang legal! Kaya yung texter natin ay nakabitin pa ang iyong karapatan na magmana mula doon sa umaangkin sa'yo na anak niya. Usapang legal! Komplikado po, ano, kaya po hindi po ganoon kasimple ang usapin ng mana. Napakaraming aspeto, kaunting twist na iiba po. Ayan. Ito yung question ni Annie Castro. Sabi niya, paano po pinagbili ng isang anak ang lupa at bahay ng magulang na hindi alam ng ibang anak? Nalaman na lang po nang namatay ang mga magulang, may habol po ba ang ibang mga anak, attorney? Usapang legal! Abay, ito naman po ay, kung tutuusin, yung question po ni Annie Castro ay wala pong issue kung legitimate or illegitimate. Ang question niya, may habol ba doon sa binili or ipinagbili doon sa isa nilang kapatid or sa isang anak lamang? Kung totoo po ang naging bentahan, hindi ito fictitious, hindi simulated yung bentahan, no? Eh wala pong issue ito, lalo pat kung ito ay
talagang ibinenta ng mga magulang doon sa isa ninyong kapatid. Ibig pong sabihin, legit, sabi nga nila, legit ang naging bantahan. At dahil kayo naman po, kumbaga, ay ang mga magulang, no, ang isang tao naman po ay may karapatan na i-dispose ang kanyang mga ari-arian habang siya ay buhay pa, ay wala pong issue ito. Hindi rin po kailangan magpaalam sa kanyang mga tagapagmana o sa kanyang mga anak ang magulang na magbibenta ng kanyang ari-arian. Usapang legal! Ngayon, Miss Annie Castro, iba pong usapin kung sakasakali po na ito ay hindi totoong bentahan, pinalabas lang na nagkaroon ng bentahan, pero ito pala ay ibinigay, no? Dahil nga po, kapag ka po ganito, ay maari po itong ipa-nullify yung naging bantahan as far as yung portion na dapat sana ay mamanahin ng ibang mga anak. Take note po ano na kung may mga, kung ito ay talagang donasyon, o ibig sabihin maari po itong maituring na advance na sa legitimate. Ano ba yung legitimate, no? Yung legitimate po ay yung bahagi na dapat or itinatalaga ng batas na mamanahin ng mga compulsory heirs. Eh kung naibigay lahat ang property sa iisang anak lamang, no, kapag ka po namatay ng magulang, ibig pong sabihin magkakaroon po ng collation. Anong ibig sabihin ng collation? Na kumbaga magkakaroon ng inventaryo ng mga existing pa na mga maiwan pa mga properties at yung mga naibigay ng pauna doon sa mga compulsory heirs at i-compute ito, ito total ito at saka i-divide according to the number of compulsory heirs. So kung lumalabas po na napakarami ang napunta sa iisang tagapagmana at na prejudice or naapektuhan yung mana ng ibang mga compulsory heirs, ibabalik po yung sobra sa dapat sana niyang natanggap lamang. Usapang legal! Ayan, so ayun po ang ating basic na principle dito. Okay, si Lavender, ang ganda naman ng pangalan niya. Eh ano po, walang anak pero may illegitimate child. Anong ibig sabihin niyan? Ang text message niya, eh paano po kung walang anak pero may illegitimate child? Hehehe. Yun yung message niya. Anyway, may anak din po, hindi nga lang legitimate. Kung halimbawa po, no, ang isang tao, no, ay may anak na illegitimate, walang legitimate na anak, no? Eh sino po ba ang mga natitira pang mga compulsory heirs? Definitely magmamana po yung illegitimate child. Depende kung sino pa ang kanyang kapwa mga tagapagmana. Ito po bang magulang nitong illegitimate child na ito? Ito ano ba, say nanay, no? Or tatay, nakiklaim siya sa tatay niya. Ito po bang tatay niya na namatay? Meron po ba itong asawa, no, legal na asawa? Kung meron, abay maghahati po yung asawa at saka yung illegitimate child, no? Basta wala na pong magulang. Ngayon, kung naiwan po ay magulang nitong namatay, asawa nitong namatay, pagkatapos ay itong isang illegitimate child, yung kalahati po ng ari-arian nitong taong namatay ay mapupunta doon sa kanyang mga magulang, yung one-fourth ay mapupunta sa kanyang asawa at yung one-fourth mapupunta sa illegitimate child. Ngayon, kung naiwan ay illegitimate child at asawa, eh ito pong asawa at ang illegitimate child ay maghahati. Usapang legal! Kung ang naiwan, no, ay isang legitimate child, isang illegitimate child at asawa. So yung kalahati mapupunta po sa legitimate child, yung one-fourth mapupunta sa asawa, another one-fourth will go to the illegitimate child. Usapang legal! Ayan, so exciting po ano, exciting pong pag-usapan ang mana lalo na kung ikaw ang tatanggap. Okay, sabi niya attorney, thank you very much po. Okay, and ito po yung question, paano kung merong last will ang namayapang ama at hindi kasama ang illegitimate child niya sa nasabing will? May karapatan ba ang nasabing anak na maghabol? Ayan. Usapang legal! Yan po ang tatalakayin pa natin sa atin pong pagbabalik. Magko-commercial muna tayo ano, para makahinga-hinga ako. Pero welcome pa rin po ang inyong mga questions. Meron muna ng comment dito. Just asking if the truism is founded on science.
that philanderer, yun yung sabi niya, is in the genes. Gusto, in short, gusto niyang malaman na kung totoo ba na nasa genes ang pagiging philanderer or pangangaliwa or pagiging babaero, lalakero. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ewan ko kung merong study na tungkol dyan. Usapang Legal! Rico Bagisi, magandang gabi sa iyo at lahat ng mga nanood. Parang paputol-putol, medyo nawala po tayo sa nawala po tayo online, pero nakabalik na. So thank you very much. Okay, meron pa rin pong mga questions at syempre yung tinalakay natin kanina, yung tinanong na binasa natin kanina, yung question kung halimbawa merong will, hindi na isali ang isang illegitimate child, paano ang mangyayari sa kanya, may mahahabol pa ba? The answer is yes, pero bibigyan detalye po natin yan sa ating pong pagbabalik. Again, our DZRH Malakas promo question kung saan isa po ang mananalo tonight ay para makapagmana, fill in the blank. Para makapagmana, kailangan patunayan ang blank ng isang illegitimate child kung hindi siya kinilala ng kanyang ama. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page, together with your name, your GCash number, at kung nasaan kayo, at pipili po ako ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa po ang Usapang Legal with Attorney Rina. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal! This time check is R.H. Usapang Legal! Nagbabalik po ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Nakakatuwa yung nakakatawa yung mga questions ng iba. Sabi niya, DNA test! Of course, isa po ito sa pamamaraan na para mapatunayan ang filiation. No? Pero ibig pong sabihin, para po mapatunayan, no? Para po makapagmana, kailangan patunayan ang filiation ng isang illegitimate child kung siya ay hindi kinilala ng kanyang ama. So ano nga ba yung mga paraan para mapatunayan? Well, of course, kinilala ka ng iyong ama kung meron kang po nakapirma siya sa iyang sa iyong birth certificate doon sa government record sa Philippine Statistics Authority, or well, nag-uumpisa sa either sa ospital or sa Office of the Civil Registrar, pagkatapos ini-elevate ito doon sa Philippine Statistics Authority na mas alam natin dati na National Statistics Office or NSO. So o kaya naman po merong affidavit of acknowledgement, no, or affidavit to use the surname of the father. Yan po yung mga dokumentong ito, mga legit, mga public instruments, kapag ito po ay notarized, mga public instruments. Or halimbawa naman po, ito ay kinilala sa will. Say for example, hindi naman siya kinilala ever. Pero pagdating sa will ay, binibigyan ko rin ng kabahagi or share ang aking anak, no, anak sa labas na si Henry Uri, for example. Joke lang to. kapag ganun. So ibig pong sabihin, ito ay maari po itong isang private instrument kung halimbawa po ito ay sulat kamay, o kaya sa mga ibang dokumento, no, na nagpapakita na ikaw nga ay kinikilala or kinilala, ni-recognize ka ng iyong ama. Ayan. Usapang Legal. Yung pong sa nanay, ha, hindi po applicable dito yung hindi po applicable dahil yun pong nanay, automatic pag inilabas ka ng nanay mo, di ba recognize ka na, paano mo naman ku-questioning, lumabas ka sa nanay mo, di ba? Ito po ay nag-a-apply basically sa mga tatay dahil syempre nandyan po yung pagkakataon na hindi tiyak kung sino ang ama, no? May mga ganyang sitwasyon. Usapang Legal. Anyway, yung question, balikan po natin yung question nitong isa nating texter. Sabi niya, kung tawag doon, kung merong last will ang namayapang ama at hindi kasama ang illegitimate child niya doon sa will, may karapatan ba ang anak na maghabol? The answer is yes, no? Basta po may mapapakita ka na ikaw nga ay anak o kinilala, akong hindi man kinilala, merong pagkakataon, merong kang document, private or public
instrument na nagpapakita na ikaw nga ay anak ng iyong ama, then yes, basta mapapatunayan mo yung filiation. Now, anong mangyayari doon sa will, no? Ang sinasabi po ng batas, it will yung may, kapag ka may preterited heir. Anong ibig sabihin nito? Hindi isinali, no? At wala naman pong this valid disinheritance. Pag merong hindi na isali doon sa will, ay maaanal po, no? Mapapawalang, mawawalang bisa po yung institution ng mga heirs, pero magiging valid pa rin yung mga devices and legacies pabor sa ibang tao, basta hindi nito naapektuhan yung mga ibinigay doon sa basta hindi po naapektuhan yung mga nakalaan, inilalaan ng batas doon sa kanyang mga compulsory heirs. Usapang legal! So lahat ng institution po ng or pagbibigay po ay mawawalang bisa as far as yung institution ng heirs ay concerned. Pero yung mga ibinigay sa ibang tao na hindi naman makakaapekto doon sa mga compulsory heirs ay nananatili pa rin po itong valid. Usapang legal! Magandang gabi sa iyo, Alfredo Sinense, sa Taglugtog, Nueva Ecija, Rica Baguisi at Hilo Campo. Ven May Cao sa Kaolin. Thank you very much for watching. At Apolinario Castillo. Kinoong Apolinario Castillo, ngayon na ulit kita nabasa. No? Fe Mosquite at Rowena Guevara at Odette Oxales, magandang gabi sa iyo. Lorena Castaneto, magandang gabi sa iyo and thank you very much for watching. Usapang legal! Magandang gabi sa iyo, Valentino Melena Poncia at lahat ng mga classmates. Dahil ang tawag niya sa ating mga kasama sa ating programa or nanunood sa ating programa ay classmates. So magandang gabi din sa inyo, Ginoong Apolinario. Ginoong si Melena Poncia, thank you very much for watching. Lagi po siyang nakaantabay sa atin dyan sa Hong Kong. Magandang gabi din sa iyo, Merlinda Abulensya. At hinahanap ko pa po yung iba na nanunood sa atin dahil syempre nawala po tayo, na-reset po. No? Nag-umpisa ulit sa simula yung ating live tonight. So, kung inihabol pala yung next portion. So, thank you very much for tuning in pa din, bagaman at naputol po tayo for a while. Usapang legal! Okay, sino po ang may karapatang magmana? Ang pangalawang asawa ba o ang mga anak sa unang asawa? Ayan, this is a very good question. Ano? So, anak sa unang asawa, ay ang assuming pag sinabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang... Pagka sinabing mag-asawa, itong dalawang taong ito ay ikinasal. Kapag ka po live-in partner, let's use the phrase common law spouse or a common law wife or common law husband para po matanggal natin yung confusion. Now, kung halimbawa po ikinasali yung unang asawa at pagkatapos ay namatay or annulled or nagkaroon ng declaration of nullity of marriage, pagkatapos nagkaroon po ng pangalawang asawa, ang tanong po ay sino ang may karapatang magmana? Pare-pareho po sila na may karapatang magmana basta, no? Yun pong pangalawang asawa, no, again, ay kasal. Kung hindi naman po sila ikinasal, ay hindi po yun asawa at therefore, hindi po siya magmamana. Yun pong mga anak, no? Whether kasal ang kanilang mga magulang o hindi, no, basta kinilala po ng tatay or merong patunay na siya ay anak ng kanyang ama, no, na hinihingan niya ng mana, ay magmamana at magmamana pa rin po. Usapang legal. No, by the way, no, sa mga bagong desisyon po ng Korte Suprema, ang tawag po doon sa mga illegitimate children or anak sa labas ay non-marital children or non-marital child or sa mga legitimate sila po yung mga marital child or marital children. Yan. Yun po yung mga bagong ginagamit na phrases o terminolohiya ng Korte Suprema sa mga bagong desisyon ng Korte Suprema pertaining to mga anak ng mga
bata na ipinanganak na kasal ang magulang o yung mga legitimate or marital children o yung mga anak na inilabas na hindi kasal ang magulang, yun po yung illegitimate or non-marital children. Usapang Legal! New follower niyo po, attorney, ask ko lang po, yung papa ko ay kasal kay mama. After noon, ay annulled sila. At nagpakasal ulit si papa. Namatay po ang tatay ko at marami silang naipundar na ari-arian ng pangalawang marriage niya. Gusto ko po sana malaman if may karapatan pa ba ang mama ko na makakuha ng mana o share sa papa ko kahit annulled na silang dalawa. Usapang Legal! Isa po sa mga epekto ng annulment or declaration of nullity of marriage ay totally wala na pong link sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Ibig pong sabihin, no, wala na pong karapatan ang isang asawang annulled na, no, ang mag-asawang annulled na sa isa't isa. Therefore, no, hindi na po magmamana yung mama ninyo mula sa inyong tatay kung sila ay annulled na. Usapang Legal! Pero kayo, magmamana at magmamana po kayo. Kaya anuman ang status, no, ng marriage ng inyong mga magulang. Na. Yung pangalawang asawa, basta po sila ay kasal at hindi na-declare na void or hindi annulled yung kanilang marriage, ay magmamana po sa tatay ninyo. Usapang Legal! Ayan. So if you have questions pa po, ano, naputo lang yung iba nating mga naputol po ulit tayo, na-reset po tayo. So if you have questions, pwede pa rin po ninyong ipadala sa ating programa. Magko-commercial pa ba tayo? May isa pa pong commercial? Ah, wala na. Ay, good. Usapang Legal. Ayan. So, ready po akong tumanggap, ano, sayang lang at nagkakaputol-putol ang ating live today. Pero tumatanggap pa rin po ako ng inyong mga questions. Padala lamang po bilang message sa atin at sasagutin ko po ang inyong mga questions. Ito, magandang gabi. Ano ba yun? Ba't napuputol? Bumibigay po ang ating Facebook. Pasensya na kayo. Nawawala-wala po tayo. Okay, the next question is, paano po yung anak ng papa ko? Isa po ang anak niya sa first na kanyang asawa. Hindi niya dala yung apelido ng papa ko. May karapatan ba siya sa mana sa papa ko? O may hahabol po ba siya sa mana? Usapang Legal! Ito ay question ni Adrian. Okay. Usapang Legal! Sa question ni Adrian, hindi dinala. Actually, yun pong pagdadala ng apelido ng tatay, bagaman at hindi kilala, ay hindi naman po ito issue, no? Yun pong ang talaga pong basihan ay pagkilala o patunay ng filiation. Ngayon, kung hindi dinala ang apelido, hindi po ibig sabihin ay hindi na siya tagapagmana. Magmamana at magmamana po siya. At kung sakaling hindi siya isasali sa manahan, makakahabol po siya. Pwede po siyang magdemanda sa korte para makiparte, no? Mabigyan ng parte na katumbas ng one half, no, ng share ng isang legitimate or lehitimo or marital child. Usapang Legal! Pero alam niyo po ba na advantage sa isang bata na dinadala niya yung apelido ng tatay niya? Bakit? Yun pong pagdadala ng status na pagiging anak, no, ng isang tatay, no, yung kumbaga ay matagalan na paggamit ng apelyido ng kanyang tatay, at ito ay lantaran alam ng kanyang tatay na ginagamit yung alam ng isang lalaki na ginagamit yung apelyido at pinangangalandakan na siya ang tatay o nakalagay sa record na siya ang tatay, at hindi naman niya ito question knowing fully na lumalabas o pinalalabas on record or sa mga circumstance na siya ang anak. Yung pagdadala po ng status na ito bilang isang
illegitimate or non-marital child ng isang tao, no, ay kumbaga ay barred na siya, no, from questioning that later on. And therefore, ito po ay maaring magamit, no, maari pong magamit pagdating sa punto na magmamanahan na. Usapang Legal. Kaya mga mamis, mga nanay na meron pong anak, no, non-marital child, huwag niyo pong ipagkakait, no, ang sa inyong anak na kilalanin o gamitin ang apelyido ng kanilang tatay. Pinapayagan naman po ito ng batas. At by the way, gusto ko rin pong linawin na yung fact, no, yung pagkilala ng tatay sa kanyang non-marital child ay hindi po nangangahulugan na siya ay na-elevate na sa status ng legitimacy or pagiging marital child. Hindi po ganoon. Kinikilala, kapag kinilala ka or in-acknowledge ka, kinikilala ka lang na ikaw ay anak niya and therefore meron kang karapatan na nabibilong doon sa isang non-marital or illegitimate child. Usapang Legal! Yun. So sana po ay malinaw ito dahil yung iba nagkakaroon ng confusion na porket kinilala na ay dapat, no? Dapat meron siyang karapatan kagaya ng mga anak sa totoong asawa. Hindi po ganoon. Magandang gabi sa iyo, Sans Pertes and Odette Oxalesa. Oo nga, on and off yung ating live on Facebook. Nakakalungkot. Sayang, ano, marami pa naman itong topic natin na ito ay one of the most requested topics sa ating page. Ayan. Usapang Legal! Now, meron pong question dito. By the way, paalala lang po, yung acknowledgement ng isang non-marital child or illegitimate child by the father ay maari pong gawin sa iba't ibang pamamaraan. Yung affidavit of admission of paternity na maari pong i-file ng tatay sa isang official state or sa pamamagitan ng ito po ay isang official statement na ina-acknowledge siya ng kanyang ama. Pangalawa, yung handwritten private instrument tinatanggap din po itong patunay, at saka syempre yung birth certificate, no, na ito yung official na record doon sa inyong Philippine Statistics Authority. Magandang gabi sa iyo, Aparato Songgapong, nanunood sa Quiapo, Nueva Ecija. Usapang Legal! Ayan, meron pa pong ibang mga questions. Naghahanap pa tayo dito. Medyo maraming mga questions pero hindi ko, pasensya na kayo ha. Nag-iba-iba po kasi dahil on and off nga po yung ating Facebook Live. Kaya nawala po. Pero pwede po ninyong ipadala yung inyong mga questions sa atin. At babasahin ko po sa kahit po off the air, babasahin ko po ito at bibigyan ko po ng tamang kasagutan. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Glenda Fe Seco Agdigos, nanunood sa atin dyan sa Bacoor, Cavite. Magandang gabi din sa iyo, Miss Tess Solomon. Okay, thank you very much, Sansar Pertes, at yung mga iba pang nanunood sa atin, Alex Madrona and Nancy Madrona, magandang gabi sa inyo. Usapang Legal! Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. O, di ba, nadagdagan na ang ating mga ano? Ang ating re-entry at ang ating elements dito sa programa. courtesy of UL Reyes and syempre Sherwin Bata Alfaro. Thank you very much. Ay, naubos na rin po ang ating oras. But, no, again, sa ating DZRH Malakas promo question, para makapagmana, kailangan patunayan ang blank ng isang illegitimate child kung hindi siya kinilala ng kanyang ama. Usapang Legal! O, binanggit ko na po ito paulit-ulit na ang tawag dito ay kailangan patunayan ang filiation. So, winner natin tonight. Thank you very much for watching. Nasaan na ito? Okay, congratulations sa iyo. Congratulations. Medyo parang bagong listener pa lang siya. Taga Caloocan City ang sagot niya, affiliation, at meron na rin siyang GCash number. Thank you very much for watching and congratulations sa iyo.
Antonio or Eton Bulalayao. Congratulations sa iyo! Antabayanan po at ipapadala po ni Atty. Cam ang inyong premyo or kung sino man ang in-charge para po sa 500 pesos na napanalunan ninyo tonight. Usapang Legal! Magsama-sama po ulit tayo on... Anong araw ba ngayon? Wednesday? Magsama-sama po ulit tayo on Friday para sa mga mahalagang kaalaman tungkol sa ating batas, ating mga karapatan. And syempre, kung may karapatan, meron ka ring tungkulin. Di po ba? Kaakibat po kasi ng iyong karapatan ay mga tungkulin. Famous Kite, thank you very much for watching. At yung mga iba pang nanonood sa atin, thank you very much. At magandang gabi sa inyo. Okay, sabi niya, if there's a will, it must be probated. Tama. Kapag ka po may will, dapat po i-probate. Hindi, sabi niya, if there's a will, there's a way. If there's a will, dapat po i-probate. Yes, tama. Hindi mo pwedeng i-set aside, although ang ginagawa po ng ibang may will, hindi na nila pinoprobate, pero sinusunod nila kung ano yung nakalagay doon sa will. That is to make sure na kumbaga ay pareho lang din, no, yung mga pagbibigay or pagbabahagi, pero para din hindi na makibahagi pa si attorney, dahil kapag ka nagpa-probate, mahal po ang bayad sa probate plus, no, additional payment para sa docket fee. Usapang Legal. Anyway, nakasama niyo po tonight or nakasama ko po tonight si JM Arroyo. Ako po nagsusolong panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, dito lang po sa Usapang Legal with Attorney Rina. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang gabi, everyone. Dos Kumpanieras. Sumainyo ang mga...